Yon, what's up mga herb? Kumusta kayo? So ngayon, mag-update ulit tayo ngayon sa MINOXIDIL na journey ko kasi may nag-request kay si Toby Ochiha. Ayan, eto, sinabi niya. So ngayon, gagawa na natin kasi medyo naging busy rin tayo mga nakarang araw dahil dun sa small studio tsaka sa gaming studio natin na binubuo. So dami kong inayos, ayun. So ngayon, ito na. Lahat ng katanungan nyo simula nung January hanggang ngayon, pagsasama-samahin ko na, tapos kung paano ba yung technique, tsaka kung ano yung ginagawa ko, tsaka kung ano ba yung mga ginagamit ko, tapos kung ano yung experience ko, so sasabihin ko na rin ngayon. So, pakihit po yung subscribe button, like and share. Tsaka salamat pala sa mga nagsasubscribe at nagla-like at nag-share. So, check natin mamaya. Wala nang patumpik-tumpik. Umpisa na natin ito ngayon ang atin na update. So mamaya ko na yan papakita ito, yung buhok natin, kung ano, di ba, nung lately nagpakulot ako. Ngayon, umpisa natin dun sa unang tanong nung isa natin kasama natin, sabi niya sa akin na, Sir Yuma, pag gumamit ba ako niyan, pwede ba yung naka-sombrelo? Usually kasi, kung gagamit ka ng minoxidil, huwag kang magsusombrelo kasi once nagsombrelo ka, pag pinagpawisan, baka matanggal yung gamot. So, kung magsusumbrelo ka, mas maganda kung sa loob ng bahay tsaka hindi na aarawan. Ayan. Kung may trabaho ka naman, mas maganda siguro lagyan mo na muna siya tapos patuyuin mo siya ng mga 2 oras bago ka magsumbrelo. Or kung gusto mo naman, mas maganda if ever, doon ka na lang sa gabi maglagay. Ayan. So, doon naman sa pangalawang tanong, Sir Yuma, gumagamit ka ba ng minoxidil ng derma roller? Ito, ginagamit ko. So, doon sa nagtatanong, mga ERP, ang ginagamit ko lang is 2.5. Ayoko kasi ng 1mm kasi 2.5 lang. Kasi, pag 1mm kasi mga ERP, usually nagsusugat kasi medyo malaki na yung needle niya. Ayan. Ayun, so dito sa mga sa micro needling, ang nilalagay ko lang talaga mga ERP is yung ginaganon ko lang is yung shading lang, hindi yung buong ulo. Kung ano lang yung may parting alam mong medyo manipis tsaka kalbo, yun lang yung micro needling mo. So ang pagma-micro needling mga ERP is horizontal tsaka vertical. Huwag yung ganon. So, 20 times, medyo mild lang, huwag naman masyadong diin. Tapos, 20 times. So, makakaramdam ka dito, ERP, ng medyo masakit sa noo, tas parang maluluwa kasi nga parang tinutusok. So, bakit gumagamit nito ng microneedling? Kasi ang microneedling kasi mga ERP, siya yung nagbubukas ng open pores sa anit natin para dun tumubo uli yung mga buhok natin na walang tinutubuan. Ayan. So, kailangan to. Ito, ERP, tinigil ko na siya kasi medyo makapal na yung buhok ko. Ayan. So, kaya ko siya tinigil kasi pagka ginagalon ko siya, para siyang sumasama yung buhok. So, usually, hinistop ko muna siya. Ayan. And then, sa tanong naman na ano, Sir Yuma, sa pagka gamit pa ng derma roller, ano po ba yung ano? Kasi ano po ba yung pinaka the best way? Mas maganda kung gagamit ka ng derma roller sa gabi na. Kasi yung iba nating mga ka-airpiece, baka may work, gagamit sa umaga, eh medyo ano kasi yun eh, di ba open yun, baka malagyan ng alkabok. Kung wala ka namang work na sa bahay lang, kunyari, di ba, dinerma mo ngayon, lalagyan mo na siya ng oil. Pwede rin yung ganito, mga baby oil, o kaya castor oil. Ayun. Pero usually, ang ginagamit talaga, yung castor oil. Kasi yung castor oil, mga ERP, is mas maganda rin siya pampatubo ng buhok. Ayun. Tapos, yung pangatlong tanong, ayun, pagka nag-derma roller ba daw ba? Ngayon, kunyari, nag-derma roller ka ngayon, huwag kang gagamit ng minoxidil kasi ang minoxidil ERP, may sangkap pa rin kasi siyang alcohol. Baka kasi pag nag-derma ka, syempre open yun, di ba? Tapos mag-ano ka. So, wag na. So, pag nag-derma ka ngayon, huwag kang gagamit ng minoxidil. Maglalagay ka lang ng oil para hindi siya pasukin ng alikabok.
So, ang derma roller naman, usually ginagamit is, kunyari, gumamit ka ngayon at sa 1 week, 2 days lang. Ayan. Itong minoxidil, ginagamit siya every day, 2 times. Sa umaga, sa gabi. So, yun, sinabi ko na rin dun dati sa video ko na patuyuin muna yung buhok pagkatapos maligo para tuyo yung anit bago gamutin. Ayan. So, yung pangatlong tanong, sir, yung ano ba yung ginagamit mong shampoo? Ito, ginagamit kong shampoo is yung aloe vera shampoo. So, lalagay ko na lang sa description mamaya yung mga link kung saan ko sila nabili. So, click nyo na lang yung link ng description kung saan ko siya nabili. So, ito, aloe vera shampoo. Kasi itong aloe vera, mga herb, is maganda rin siya sa buhok. Yan. Tapos, meron na rin siyang halong minoxidil na konti. Tapos, kung wala naman kayo makita ng aloe vera na shampoo, masasuggest ko yung ginagamit ko nung una is yung baby shampoo. Kasi yung baby shampoo, mga herb, hindi siya usually masyadong malakas yung chemical. Kasi pambata, hindi siya maano yung buhok natin. Ayan. So, aloe vera shampoo or baby shampoo, yun yung pinakamaganda natin i-shampoo sa buhok natin. Ngayon, doon sa nagsasabi na gumagamit sila ng minoxidil, nangangati. Sa akin, mga herb, natural lang yung kasi kaya siya nangangati. Kasi may alcohol o kaya ginagamot niya yung mga parte na walang buhok, ginagamot niya. Pero wag mong kakamutin ha, yung ganun-ganun lang pag nangangati. Kasi ako nakaramdam din nung una na nangangati. Tapos, dun sa nagsasabi na balakubak, tinanong ko na din yung sa nagbebenta, hindi po siya balakubak. Yun po yung gamot na natutuyo. Ayun. Ang gagawin nyo lang talaga dun, pag nangangati yung anit, tas na medyo maraming parang balakubak, pero gamot po yun, is gagamit po kayo nito. Virgin coconut oil, yan. Baby oil, lalagyan nyo po yung anit nyo, tas yung buhok nyo, para hindi siya umaano. Ayan. Tapos, gaganon nyo lang siya. Ayan. Tapos, ito pa pala mga herb, pag naliligo po tayo, wag po yung masyadong i-mamassage, yung mild lang na massage. Yun. Ganon din po sa minoxidil, pag naglalagay po ng minoxidil sa mga parte na medyo may kalbo o nasi-shading, ganon-ganon nyo lang po siya. Ayan. So, yun lang mga herb. So, ngayon, sa nagtatanong din, sa Yuma, yun lang ba ginagamit mo? Umiinom ka po ba ng gamot na may sinabi sila yung DHT? Usually kasi dati naisip ko na din yan, kaso nung napapanood ko din dyan sa mga YouTube, huwag ka po kasi basta-basta iinom ng mga ganong gamot kung walang reseta ng doktor, kasi baka may effect po yun sa kalusugan natin. Kaya nga sabi nga nila, kung bibili ka ng gamot na DHT ba yun? DHT para parusya pa siya, ganon. So yun na yun mga herb. So magpa-check up po muna kayo sa doktor, tapos titignan nyo po kung ano yung i-reseta nila. Usually pagka mga vitamins naman po, ang maganda pong vitamins is yung biotin. Biotin vitamins, yung mga sangkap na may mga pang sa mga mani tsaka sa kasoy. Ayun, kumakain din po ako ng mga mani, kasoy, tapos saging po. Ayan, kumakain po ako ng saging tsaka sabak. Tapos, ang ginagawa ko lang ngayon is nag-exercise, tapos minsan hindi ako nagpapapuyat para medyo maganda po yung buhok natin. Ngayon. So, di ba pinamis ko po sa inyo mga herb, tsaka na ako iinom ng mga biotin shampoo, ng mga ganun ng pang-vitamins kasi inaano ko muna itong minoxidil kung effective ba. Ayan. So, usually, ngayon, masasabi ko effective naman siya mga herb kasi dati hindi ako makagagawin kung nag-aay sa'yo. So, may papakita pa ako sa inyo. Tignan nyo. We were born to make history. Mga herb. Yun lang sa mga nagsusubok rin ito, wag po tayong mawawala ng pag-asa. Tuloy-tuloy lang natin kasi mas maganda na nga yung may ginagawa kaysa sa walang ginagawa, 'di ba? Malay natin, 'di ba? Maging hiyang din sa inyo 'to. Doon din sa nagsasabi ng ibang brand yung ginagamit nila, yung Rogreen tsaka yung
may iba pa yun eh. Yun din yung naisip ko mga herb dati, kaso nga ang mahal kasi nga 2,000. Tapos di pa pumunta ako sa may Mercury Drug, sabi ko, ma'am, meron po ba kayong minoxidil? Ah, yes sir, meron po akong meron po dito minoxidil, 750 pesos. So, medyo mahal din. Nung nag-search ako sa internet, tapos nakita ko to, nanood din ako sa ibang mga YouTube, nag-search ako sa Lazada. So, nakita, nabili ko to sa Lazada, ayan, sa Titan Business. So, nandyan din sa description kung ano yung mabibili ko, saan na mabibili. Nandyan po din sa description. Yun lang mga herb. So, ipapakita ko to. Mga herb, papakita ko na sa inyo. Yun, ayun. So, ayan yung buhok ko. So, may tumutubo na siya, di ba? Makakapal na rin. So, itong isa dito, pumapantay na rin siya, mga herb. Ayan. Pumapantay. Tapos, ngayon, kumapal na itong buhok ko. Ayan, kumapal. Ayan. Ngayon, ipapakita ko yung buhok ko sa inyo noong January, tapos ngayon July. Ngayong May 25 ba ngayon? Oh. Ngayon, July. July na ngayon. June. Ayan. So, para makita nyo yung diferensya ng pagkakaiba ng January, na buhok ko tas nung 25. So dun po sa mga nagsa-subscribe, maraming salamat po. Subaybayan niyo po ako si Yuma TV sa aking journey ngayon dito sa ating channel. At dun po sa mga hindi pa po nagsa-subscribe, subscribe na po kayo, malaki pong tulong niya kay Yuma TV para po mapapaganda pa natin tong channel natin at ang ating studio. So mag-ingat po tayo, God bless, keep safe. Wear mask, wash your hand, tapos pag may pagkakataon, ayun, kung may vaccine nun, pa-vaccine, kung ayaw po, huwag po natin pilitin. So, yun lang po, mag-ingat po tayo.